Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Matapos mapakain ang 5,000 lalaki, agad pinasakay ni Jesus sa bangka ang mga alagad at pinauna sa Bethsaida, sa kabilang ibayo ng lawa. Samantalang pinauwi niya ang mga tao. Pagkaalis nila, siya'y umahon sa burol upang manalangin. Sumapit ang gabi, nasa laot na noon ang bangka, samantalang si Jesus ay nag-iisa sa katihan. Nakita niyang nahihirapan sa pagsaguan ang kanyang mga alagad sapagkat pasalungat sila sa hangin. At nang madaling araw na, sumunod sa kanila si Jesus na naglalakad sa ibabaw ng tubig. Lalampasan niya sana sila, ngunit nakita ng mga alagad na siya'y lumalakad sa ibabaw ng tubig. Kaya't napasigaw sila. Ang akala nila'y multo at kinilabutan silang lahat. Ngunit agad niyang sinabi sa kanila, "Huwag kayong matakot. Si Jesus ito. Lakasan ninyo ang inyong loob." Sumakay siya sa bangka at tumigil ang hangin. Sila'y lubhang nanggilalas sapagkat hindi nila nauunawaan ang nangyari sa tinapay. Hindi pa ito abot ng kanilang isip. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa. Nakita ng mga alagad na siya'y lumalakad sa ibabaw ng tubig, kaya't napasigaw sila. 2 suliranin ang kinaharap ng mga alagad sa Ebanghelyo. Binabayo ng malakas na hangin at marahil pati na rin ng malalaking alon ang kanilang sinasakyang bangka. Natakot sila dahil baka sila'y tumaob at lamunin ng tubig. Mahindi magandang paniniwala ang mga Hudyo ukol sa tubig. Ito raw ay pinamumugaran ng masasamang espiritu at mga halimaw. At kapag ang tubig ay maalon, sinasabing may plano itong kumuha ng buhay. Ito ay pinalalapan ng kanilang pagkakita kay Jesus na lumalakad sa ibabaw ng tubig na inakala nilang multo. Sa pagdating ni Jesus, naging payapa ang lahat. Ang hangin, ang mga alon, at ang kalooban ng mga alagad. Itinuturo nito na sa mga panahong binabayo ng mga bagyo ang ating buhay, nariyan ng Diyos upang tayo ay alalayan. Tiwala at pananampalataya ang dapat manaig at manatili sa ating mga kalooban.